Hello guys, welcome back to my channel. Andito pa rin po tayo sa farm. And today's video, dahil halos ilang araw nang maulan, pag-usapan po muli natin ang mga panlaban sa mga fungus na umaatake sa ating mga halaman tuwing panahon ng tag-ulan. So pag-usapan po natin yung mga fungicides na pwede nating gamitin laban sa ating mga fungus at protection sa ating mga halaman. And our verse for today po is John 14 verse 6. Sabi po doon, Jesus answered, and I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father except through me. So yun po yung salita ng Panginoon na tanging si Jesucristo ang daan patungo sa ating Diyos na makapangyarihan. So ito po ay notebook lang, i-transfer ko lamang. Kaya mas maganda, basahin nyo rin po sa inyong Bible para ma-secure natin na talagang ito yung nakasulat dun sa Bible. Ano po? Pero yun, rest assured na ito po yung nakasulat sa Bible. Bago po tayo magpatuloy, shoutout muna sa ating mga kaibigan. Yan, mga followers, viewers, and subscribers. So, happy 4,000 subscribers po. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta sa mga bagong subscribers. So, maraming salamat po sa patuloy na panonood. So, maraming salamat po. And, yon, shoutout muna kay Inay, yan, number one. Tsaka kay Kian, na laging nanonood sa ating channel. Kay Sir Marlon Bernardo Fernandez, shoutout sir. Kay Roldan Baholo, kay Drew Kodamek, kay Sir George Manato, shoutout sir. Kay Sir Jopel the Farmer, shoutout sir. Kay Sir Louis Garcia at Ray Villarias, shoutout sir. Shoutout din kay Butter Agri Farm Vlog, kay Sir Ricky Abawag, yan, shoutout sir sa inyo. Kay Ma'am Therese Kate Sahot at kay Ma'am Lani Sandoval, yan, shoutout po ma'am. Kay Magsasaka Vlog TV, kay Sir Limwell Antiga ng Bohol, kay Jeboy Pakupat at kay Sir JB Painter. Shoutout din kay Ma'am Jodalyn ng Santo Tomas at kay Sir Juan Villanueva ng Santa Maria, Laguna. So, yun po. And without further much ado, let's go na po sa ating topic. So, yan. Ito po, andito po sa tabihan ko ay yung ilan sa mga nagamit natin na fungicides. So, bakit po ba natin kailangan gumamit ng fungicides? So, yun po. Dito po sa amin, sa San Juan, Batangas, ay halos ilang araw na namang nag-uulan. Pero sa ngayon po, ay hindi naman natin kailangan gumamit ng fungicides dahil wala naman tayong tanim. So, yun lang. Kamote lang naman yung tanim natin ngayon. Katatapos lang natin. Pero para sa mga baguhan, ito po ay para sa mga baguhan natin inaalay ang video na to, dahil alam ko yung mga expert o yung mga matatagal ng farmer ay alam na rin ito. Kaya sa mga baguhan lang po ito. Pero kung kayo po ay matagal ng farmer tapos ay nanonood kayo dito, pwede nyo naman pong dagdagan yung mga isi-share ko na knowledge about sa fungicides. And kung may marirecommend rin kayo na nakatulong sa inyo, ay maaari po natin i-comment dyan sa comment section para at least mabasa rin ng ibang nagsisimula na baguhan, para at least masubukan yung mga naging epektibo sa inyo. So, yun po. Bakit natin kailangan gumamit ng fungicides? So, yun po. Dahil yan po yung mga fungus, mga bad fungus na sumisira, umaatake sa ating mga halaman. Kahit po anong klaseng halaman yan. Yung mga sitaw, kasi sitaw, ampalaya, upo, kamatis, so lahat na po ng gulay. Pag sa lupa po, kumbaga natural na, natahanan din ng mga bad fungus na meron sa ating mga lupa. At lalong-lalo na po kung ang ating lupa ay mga acidic na, mas gustong-gusto po yan ng mga bad fungus. So ngayon po, kinakailangan natin ng immediate solution, kumbaga.
Kasi nga, kumbaga, hindi natin na maiwasan na gumamit ng mga synthetic. Kaya, immediate solution para mapakinabangan natin ang gusto yung ating mga halaman is mag-spray tayo ng fungicide. So, yung mga insecticide naman po, bukod nating topic uli. So, may tatlong klase po or parang siguro apat na klase ang fungicide. According to my experience, ano po, yung mga nalaman ko lang siguro sa mga expert dyan, correct me na lang if I'm wrong, ano po. So, meron tayong tinatawag na contact fungicide. Meron din tayong systemic fungicide. At saka, meron tayong copper-based na fungicide. So, yun po, ang nakakalungkot lang, yung mga fungicides ay kamamahal din. So, halos lahat naman po, nagmahala na. Insecticide, fungicides, mga abono. Lahat po ng inputs, ibig sabihin ng inputs, yung mga nilalagay natin sa paghahalaman natin. So, yun po, pagka po bagong tanim, o kaya mga 7 days, 5 days, nag-i-spray po ako ng contact na fungicide. So, ang gamit ko po is Fungo-Free. Yan. So, shout out sa Fungo-Free. Baka naman. So, yan po. Ito po yung sinasabi ko na meron pong Fungo-Free, yung kulay blue, na contact, at meron din naman pong systemic. Yan. Medyo madumi na lang po kaya kasi matagal ko na rin itong nabili. Yan, ito yung una kong ginagamit. So, mas mura po yung contact kumpara dito sa systemic. Yung contact fungicide po, siya yung pag in-spray mo sa lupa at natamaan yung fungus, kung sino lamang yung tatamaan, yun lamang yung mamamatay na fungus. So, ang bad news lang po is namamatay din pati yung good na fungus. Good fungus, bad fungus, mamamatay. So, yun. Pag nag-spray tayo ng mga synthetic, ano po? Ito namang systemic fungicide, ganun pa rin, chemical pa rin siya, kaya namamatay pa rin yung mga good fungus. Kasi meron din po tayong mga good fungus, gaya ng trichoderma. So, yan po, i-discuss natin mamaya. Yung trichoderma na yan, tsaka yung mga subtilis. Yan, nalimutan ko yung isang yung scientific name na yon, basta may subtilis. Yan po, parang biofungicides din po yan. So yan po, meron tayong systemic fungicides. Pag sinabi namang systemic, yan po ay nanonood sa sistema ng ating halaman. Kaya pwede mo siyang i-spray sa dahon. Pag in-spray mo siya sa dahon, umaga or hapon, late afternoon, papasok siya sa sistema ng halaman and siya na yung parang magiging resistant sa mga fungus. So, yun po, kumbaga sa tao, yun yung mga vaccine, parang ganon. Na, kumbaga sa COVID, pag nagpabakuna tayo, meron tayong resistance sa COVID, although hindi, minsan tinatamaan pa rin tayo, pero hindi na ganong kalala ang epekto pagka meron tayong vaccine. So, ganon din po yung systemic na fungicide. And then, ito po yung isa sa ginagamit ko. Hindi ko alam kung ito po ay systemic or contact. Walang nakasulat. Wala akong makakitang. Wala po akong makita kung systemic to or contact. Basta ang alam ko lang po, mas mura ito. Yan, Agway, baka naman, resist. Ito po ay fungicide na mas mura kumpara sa ibang mga fungicides. So, meron pa rin po yung sinasabi nilang maganda rin daw, yung Cabrio. Yan, baka naman, BASF. Hindi po tayo sponsored ng mga fungicide na to, pero bilang farmer ay kinakailangan natin na ma-share din sa kapwa natin farmer yung mga ginagamit natin na fungicide. So maganda rin po yung Cabrio. Tapos ito nga yung Resist, yung ginamit ko kasi
mura siya kumpara sa ibang ibang fungicides. So kaya nga po pwede nating subukan bawat fungicide para kung alin yung sa tingin natin yung mas magandang resulta para sa atin, para sa inyo, based on your experience, eh yun po yung ating gagamitin. Ano po? Tingnan ko lamang kung nagre-record. Yan, nagre-record naman kasi may napanood ako sa YouTube or sa Facebook na nag-video pero hindi pala na napindot yung recording. So yan po. Baka salita ako ng salita dito eh wala naman palang naka-record. So yan po. Hindi po tayo sponsored nito. Wala tayong kikitain kung bumili man kayo nito. So again, sharing lang po. And then meron naman tayong copper base na fungicide. Ayan, talagang gamit na po. Ayan. Anyway, yung paggamit po nito, nakasulat naman dito yung paggamit. May instruction naman po kung gaano kadami ang templada. So, nandyan lang po. And then, itong ating copper base na fungicide. Ito po yung gamit ko. Cop. So, meron din pong ibang brand. Nordox. Yan, shoutout Nordox. So, ito po. Copper base na siya, pero ito yung mas mura. Mas mura to kasi sa Nordox. Yan. Hindi ko lang alam kung available pa sa market kasi sabi nila parang ipe-phase out na rin daw to. So ito pa yung ginamit ko na copper base. Kumbaga ito na yung pang ultimatum. So ito pa yung ginamit ko noong ilang araw na nag-uulan noong August ng 2022. At yung mga ampalayan natin sa dulo na tanim dati ay mga namatay. Madaming namatay. And hindi natin hinayaan na magdire-diretso, mahawa lahat. So nag-spray tayo nito. And awa ng Diyos, tumigil. Pero at least nasa 200 din yung namatay. Ano po. And also, meron din tayong isa pa. Syngenta. Shout out, Syngenta. Ito rin po, score. Systemic din po ito. Score, systemic fungicide. Alam ko systemic din ito. Pero yan, kung mapansin nyo po, yan, kaya ako nakabili nito ay dahil nga extreme na yung fungus. Pero kung hindi naman, prevention, o kaya may konti-konti lang na fungus na umatake, pwede pong ito or ito. Kaya dalawa po kasi alternate. Kasi magkaiba naman. At saka po yun, kung bibili po kayo, ay make sure na magkaiba yung active ingredients. Kasi kung magkaiba lang yung brand, gaya po nito, ang brand nito ay Agway Resist, ito naman Syngenta Score. Kung parehas lang po sila ng active ingredients, ay parang iisa lang din po yung ginamit ninyo. Kaya make sure na laging tingnan yung active ingredients. Nakasulat naman po dito, active ingredient, Azoxystrobin, at saka Diphenoconazole. Samantalang dito, active, yan, ito po, Diphenoconazole din pala to. Parang pares na. Pero ito naman po ay meron siyang Azoxystrobin. So yun po yung mas active ingredient niya. Kaya halos ay magkaiba pa rin. So meron man siyang magkapareho pero meron pa rin siyang ingredients na iba. Kaya yun. Alternate. So pwedeng weekly. Kung preventive. Pwede rin naman kung gusto niyo lang mag-spray pag may nakita na kayong mga spot ng fungus. Yun po ang mga signs po ng fungus ay yung ating mga dahon. Kung mapapansin nyo yung dahon ay parang merong mga guhit-guhit, merong mga patche-patche, at yung pinakamatindi po ay yung bigla na lang namamatay. Yan, may mga fungus din po yan. And then yun pong ating last na share na fungicide ay itong ating mga products na kung saan tayo ay distributor. So yan, dito po. Dito tayo babayaran pag kayo ay bumili nito. Kontakin nyo lang po ako. Nandyan po sa ating description yung aking mga contact details sa Facebook Messenger at saka cellphone number. So ano naman po ito? Ito po ay mga biofungicides. So ito po ay mga synthetic fungicides
Ito naman po ay organic fungicides. So, ibig sabihin ito, immediate. Ibig sabihin, pag in-spray mo, epekto agad. Makikitaan mo agad ng pagtigil ng mga pag-atake ng fungus. Subalit, after 1 week or 2 weeks, pagka nag-uulan pa rin, siyempre, andyan na naman, atake na naman yung ating mga bad fungus. Ngayon, ito naman pong ating activator at farmer's friend ay meron po tayong mga good na fungus. Ano po? Andito yung Trichoderma at saka yung Bacillus subtilis. So, andito rin po sila. So, ito po ay kalimitan natin ginagamit naman sa land preparation, before land preparation para at least meron na tayong pondo ng mga good bacteria, kasi millions or billions of bacteria ang pwede niyang i-multiply. Ano po? And sa farmer's friend, ganun din po. Meron din po siyang mga good microorganisms, mga biofungicides, biobactericides, at ang kagandahan po sa mga ito, soil conditioner na rin siya, soil acid reducer, kaya kung acidic ang lupa ay matutulungan po na bumaba at maging neutral or alkaline yung lupa. And at the same time, yun nga po, based on our topic na fungicides, so ito po, meron siyang mga biofungicides. Kaya kumbaga po, pag in-spray natin ito sa lupa, magkakaroon tayo ng mga soldiers of good fungus na kung saan lalaban sa mga bad fungus. Kasi kung dito po sa mga synthetic na fungicide, although maganda siya, kasi instant yung epekto, pero kumbaga sa puno, ang pinutol mo lang ay yung sanga. After 1 week, 2 weeks, sisibol na naman. Compare dito na ang puputulin niya ay yung ugat. So, mami-minimize natin yung mga fungus, kasi magkakaroon ng warfare sa ilalim ng lupa, good fungus laban sa bad fungus. Kaya ang magiging labanan na lang talaga dito is numbers game. Mas madami, siya yung mas mananalo. Kaya mas maganda sa patuloy natin paggamit nito. Dadami yung population ng mga biofungicide, biobactericide. Dadami yung population ng mga nitrogen fixing bacteria. Dadami yung populasyon ng mga mga nutrient converter at saka decomposer. Kaya sulit na sulit yung pangumbaga all in one na kukondisyon na yung lupa mo, nagkakaroon pa ka pa ng mga sundalo, mga biofungicides nga at saka bioinsecticide, biobactericide. So yun po, at ang ibang tanong po ay pwede bang pag gumamit ka nito ay hindi ka nagagamit nito? So ako po bilang farmer, ang advice ko po is if kailangan natin gumamit ng mga synthetic, gamit pa rin po tayo. So wag po tayong pakakampante na ito lang yung ating gagamitin. So kumbaga, although malaki na rin yung may tutulong nito na nabawasan na nga, pero kung meron na rin, kung minsan po na talagang sunod-sunod talaga ang ulan at makitaan natin ang ating mga halaman na may na inaatake pa rin, meron pa rin umaatake na bad fungus, so alalayan po natin sina activator at farmer's friend ng mga synthetic. Okay lang naman po yon. So although siyempre pag gumamit nito may mamamatay din good fungus, so ang magiging gagawin na lang natin after nito, mag-spray na lang ulit tayo nito para may replenish ulit tayo ng panibagong good fungus para po dumami yung population nila sa ating halamanan. So ang resulta po niyan ay hindi lang aalagaan yung ating mga halaman laban sa mga bad fungus at bad bacteria, matutulungan pa po tayo na gumanda yung kalidad ng ating ani, dumami rin yung ani, at gumanda yung ating mga halaman. And bottom line po kasi nyan is yung ating lupa. Dapat mapaganda yung lupa, which is yun yung main na priority ng mga product mo to. So yun po, if ever na interested kayong na mas detailed pa, meron din po tayong ginawang video
tungkol sa activator, at meron din tayong ginawang video tungkol sa farmer's friend na magkahiwalay, and isama ko na rin po itong Maxi Grow na power foliar kasi meron na siyang NPK na halos 21-21 kasi 3% po ang nakalagay dito, pero once na ilagay mo sa tubig, mag-activate pa siya ng times 7. And then, meron din siyang humus at saka pulvic acid, calcium at saka iba pang micronutrients. Kaya maganda rin po itong ating foliar na to. So, ito talaga yung ating ibinebenta or ating sineshare sa mga farmer, kapwa natin farmer, na open sa new technology. Yan, mga bagong technology na using microorganisms para patabayin yung ating mga lupa. So again, related pa rin naman po sa biofungicides. And yon, related sa fungicides rather. So yan po. Again, kung meron na pong kakikitaan ng mga fungus related na sakit, so pwede po tayong mag-apply ng mga fungicides. And for the short term, ito pong synthetic. Kung gusto naman po natin ay long term ang ating goal. So, I suggest na gumamit po tayo nito. So, yun po. Hanggang dito na lang po muna yung ating video, and I hope na may natutunan kayo kahit na konti dito sa ating video. So, again, God bless po sa ating lahat. And ingat po tayong lahat. Salamat sa patuloy na pagsuporta, and to God be the glory. Bye! See you in the next video!